posibilidad ng tagumpay o kabiguan ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis na pinamagatang The Other Face of Death. Sabi ni Paul, manghahangal kayo. Yan talaga ang nasa Tagalog Bible. Puro kahangalan ang pinag-iisip niyo at pinagtatanong. At sabi niya sa verse 36, ulitin natin, don't be foolish. A seed must die before it can sprout from the ground. Pagka ba nagtanim ka ng isang buto sa lupa, ina-expect mo yung buto na yun ang lalaki? Siyempre hindi, mamamatay yan. May ibang lalabas. Nakapagtanim na ba kayo ng munggo tapos naging toge? Nakapagtanim na ba kayo ng maes tapos nagkaroon ng mga dahon? Sabi ganun, iba yung inilulubog sa lupa, iba yung lalabas. Yung inilubog na katawan mo, nandyan yan. Pero hindi na yan ang tatayo, iba na. Yun ang napakalinaw na argumento ni Paul. What seeds and all other seeds look different? Sabi niya, wheat seeds rather, and all other seeds look different from the sprouts that come up. This is because God gives everything the kind of body He wants it to have. People, animals, birds, and fish are each made of flesh, but none of them are alike. Everything in the heavens is a body, and so does everything on earth. But each one is very different from all the others. The sun isn't like the moon isn't like the stars, and each star is different. Yan ang power ng mga argumentation ni Paul eh. Pag kumuha na siya ng mga examples, imposibleng hindi mo maintindihan. So Paul engages a burning issue raised by critics and unbelievers. How will the dead be raised to life? Ano yung pinoproblema? Mechanics. Paano bubuuin ang nabulok na? What kind of bodies will they have? Anong pinoproblema? Form. Details. E, paano po yung ipinatanggal kong extra panga? Kaya naging maganda na yung jawline ko. Pag namatay ako, ano na, yung dati kong panga o yung luma? Paano yung mga augmentation kong ikinabit? Ano magiging vital statistics ko pag bangon? Yung dati ko bang balakang na flat, na parang palantsahan? O yung balakang ko ngayon na parang malaking-malaking hinog na makopa? Aling kaya? Para din yung mga tanong nun kay Jesus, paano kung marami kang naging asawa sa buhay na ito? Sa kabilang buhay, alin doon ang magiging asawa mo? Pamimiloso po na naman. Kaya ang sagot ni Jesus, wala pala kayong kamuang-muang sa mangyayari eh. Hindi na nag-aasawa ang tao sa kabilang buhay para na kayong mga anghel. So ibig sabihin, iba na kayo pagbangon nyo. Iba. Kaya yung mga sa pelikulang mga namatay si babae at lalaki, tapos naghahawakan yung mga bangkay nila, tapos yung kaluluwa nila lumabas at holding hands naman sila nagtatakbuhan sa New Gun. Imahinasyon lang yun ni Mother Lily. Hindi yun ang sinasabi sa Biblia. No? Hindi na itinutuloy ang pag-iibigan doon dahil may iba ng uri ng pag-ibig na maghahari. Itinanim kang kulang-kulang sa lupa, tutubo kang bago na, iba na. Hindi dapat panghinayangan dahil mas maganda yung darating. Kaya kung meron kayong mamahalin, mahalin nyo na ngayon. Iba na yung ngayon, iba yung bukas. Pero salamat na lang, kahit pala putol-putol ka o tanggal-tanggal o ang tanda-tanda o may sakit, pagbangon mo, iba ka na. Sabi niya, bakit nyo pinoproblema yan? Hindi nyo kayang isipin. Of course, the questions were meant to make the resurrection seem absurd and inconceivable, improbable and impossible. Natatakot pa yung mga nagkaroon ng gender transplant, no? Pagbangon ko po, ano magiging kasarian ko? Nagpapalit na nga ako dito sa buhay na ito. May ganun, you will be like angels. Di ba yung mga angels, hindi naman sila sex determined, hindi sila gender based, kaya nga para sila magkakapatid lahat, no?
Sabi, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano magiging uri ng katawan nila? Naitatanong niya rin ba yan sa buhay niyo? Sabi ni Paul, alam niyo yung tanong na yan, hindi na dapat pinoproblema kasi hindi niyo kayang sagutin. Paul calls us inquiries and doubting foolish. Then he proceeds to argue his case. Hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi ito namamatay. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi. May katawang panglangit at merong panlupa. Ang ililibing yung katawang panglupa, ang babangon katawang panlangit, kasi yung panglupa hindi makakapasok sa langit. We will be reconstituted, recreated, wearing glorious heavenly bodies. That first before new life, like in the case of seeds. The seed that dies is very different from the sprout that grows. This is so because God assigns different bodies to different created things and different lives. Each being is unique from the rest. Sa Genesis pa lang, pinaghiwa-hiwalay niya yung mga lumilipad, gumagapang, naglalakad, nagsiswimming, tumatakbo. Pinhiwalay niya yung mga kaliskis, may mga balahibo, may mga balat. Iniba-iba niya yan. Kanya-kanyang anyo at katawan, hindi halo-halo, hindi palit-palit. Huwag kayong matakot, you will not become a worm or a flower or a lizard or a leaf. Dahil sa Genesis pa lang, hiwa-hiwalay na yun. Ibabalik tayo sa pre-sin condition. Sabi ng iba, nakakatakot namang matay, baka mamaya maging bulate ako. Hindi ka magiging bulate kasi ang assignment mo, tao ka eh. Sabi ganun, babangon ka bilang nilalang na tao pero may suot na maluwalhating pagkatao. Hindi nagkakapalit-palit, kaya nga may mga, di ba, kingdom, phylum, class, family, species, subspecies, because God is God of order. Naku, marami kong nagawang kasalanan noon, baka sa susunod kong buhay, maging kabayo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ka welcome sa mga kabayo. Di ba? Ikaw ay ikaw. You were created wonderfully. And God will only give you a glorified body. Ganon sa Genesis at ibabalik yon. May kanikanyang anyo. Sabi, a new heaven, a new earth, a new paradise. Verses 42 to 44, that's how it will be when our bodies are raised to life. These bodies will die. But the bodies that are raised will live forever. These ugly and weak bodies will become beautiful and strong. As surely as there are physical bodies, there are spiritual bodies. And our physical bodies will be changed into spiritual bodies. Kaya mayroong mga inililibing kasama pa yung wheelchair. May inililibing kasama pa yung elevator. No? Kasi nahihirapang umakyat sa hagdan. Pagbangon mo, kapatid, sa kapangyarihan at kabutihan ni Kristo, hindi ka na lumpo kung lumpo ka. Hindi ka na bulag kung bulag ka. Iba ka na. Glorious. It's a liberation that people should look forward to. Hindi mo na kailangan ng maintenance meds. Hindi mo na kailangan bantayan ang iyong blood pressure o sugar count. Hindi mo na kailangan ng mga sarisaring artificial limbs. Tapos yung iba naman, ganito na nga ang buhay natin dito, talagang ayaw na ayaw pang mamatay. Pero natural lang naman, mahal natin yung buhay. Huwag kayong magpapakamatay kahit ano condition nyo. You have plenty of time to be dead. So huwag nyo i-fast forward. But the truth is, huwag nyo i-fast forward yung heaven. Because heaven is forever, heaven can wait. Habang narito kayo sa mundong ito, sikapin nyo ang sinasabi ni Paul. Sabi niya, huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Paglingkuran niyo ang Panginoon. Gawin niyo anong tama. Gawin niyo anong mabuti. At kung tatawagin na kayo, di pumunta na kayo. Pero kung hindi pa kayo tinatawag, huwag kayo mag-volunteer. Huwag niyong pakialaman ng Diyos. To live is Christ. To die is gain. But while you are not yet gaining and dying, then you must live by living in Christ. Parehong mahalaga yon. Paul defines and differentiates two types of bodies of one and the same person. The physical body, ang tawag niya ugly and weak. Kung ayaw niyong maniwala, huwag kayong mag-shampoo ng tatlong araw. Huwag kayong magpa-manicure ng isang linggo. Diba? Huwag kayong magbihes ng tatlong buwan.
Huwag kayong magsipilyo ng 5 araw at ipagpilitan nyo sa akin maganda kayo. Grabe ang kagandahan, sobrang maintenance. Makalimot ka lang ng 3 minuto, 3 oras, pumapangit ka na uli. So sabi ni Paul, the physical body is ugly and weak, but thank God it will die. The spiritual body is beautiful and strong. It will be raised to life and it will live forever. Sabi sa 2 Corinthians 4:16, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, inwardly we are being renewed. Okay, day by day ka tayo, di ba? Sabi, hindi kami nasisiraan ng loob. Hindi kami pinanghihinaan ng pananalig. Kahit sa labas, sa physical, nagde-depreciate ang ating katawan, lumalabo ang ating mata, humihina ang ating tuhod, lumalakas ang ating blood pressure, nagkakabarabara ang ating mga puso, lumalabo ang ating alaala, humihina ang ating memory, ayaw mag-function ang ating kidney, ayaw mag-function ng liver, ayaw lumakad ng mga muscles. Sabi ko na, although outwardly we are wasting away, you know what? Because of Jesus, inside us, the spirit that will rise when we die, we are being renewed day by day. Laging bago, laging malakas. Hindi palang lumalabas. May lalabas yan pag nakalaya na sa katawan na ito. Ang katawan na ito ang bilangguan. Ang katawan na ito ang limitasyon. Pero pag dumating na yung panahon na minabuti na ng Diyos sa ipahinga na ang katawang ito na napakadali namang nagasgas at naluma, yung bagong katawan babangon. At dahil bago yung katawan, binago ni Kristo, nilinis ni Kristo, babalik ang dati nating relasyon sa Diyos. Tulad ng relasyon ni Eva at ni Adan, bago sila nagkasala. The spiritual body will replace the physical body. Salamat na lamang. Pero habang hindi pa kayo namamatay, alagaan niyo yung katawan na yan. Pananagutan natin yan sa Diyos, dahil kahit ganyan yan, yan ngayon ang templo ng Espiritu niya. Dapat alagaan, mahalin, appreciatein, pero hindi naman dapat sambahin. Ganyan din sa mga muling pagkabuhay, sabi niya, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Inilibing ang katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Salamat na lang. Verses 45 to 49. The first man was named Adam, and the scriptures tell us that he was a living person. But Jesus, who may be called the last Adam, is a life-giving spirit. We see that one with a spiritual body did not come first. He came after the one who had the physical body. The first man was made from the dust of the earth, but the second man came from heaven. Everyone on earth has a body like the body of the one who was made from the dust of the earth, and everyone in heaven has a body like the body of the one who came from heaven. Just as we are like the one who was made out of the earth, we will be like the one who came from heaven. Ang hama naman, ang sinasabi lang naman ni Paul ganito, si Adan, katawan na binigyan ng Espiritu. Si Jesus, Espiritu na binigyan ng katawan. Ngayon, ikaw si Adan, may katawan ka, binigyan ka ng Espiritu. Pero darating ang panahon, yung Espiritu ni Kristo pupunta rin sa'yo. At yung Espiritu niya ang magpapabangon sa'yo, hindi yung katawan ni Adan ang pipigil sa'yo para bumangon. So to read with substitution, si Adan, katawang panlupa. Kaya may Adamic nature tayo. Si Jesus, katawang panglangit. Kaya may new creature tayo in us. Nandito pa ngayon pareho, kaya kuminsan nakakalito. Pero huwag kayong malito. Yung katawan ni Adan, yun ang ililibing at mabubulok. Yung Espiritu ni Kristo, yun ang babangon na magsusuot ng bagong katawan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbigay ng buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna, bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok.
Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung papanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo ng taong nanggaling sa langit. So may dalawa ka ngayong katangian. Nandyan si Adan at nandyan si Jesus. Si Adan na lupa na nilagyan ng Espiritu, si Jesus na Espiritu na nilagyan ng katawan. Pero nung bumangon si Jesus, hindi naman siya multo, di ba? Hindi naman siya usok, may katawan. Sabi ganun, yan ang glorious body. Iyan ang ibibigay sa iyo. Pero hindi na mamamatay pang muli dahil iniwan na yung kabatayan, iniwan na si Adan dun sa libingan. Nagsimula tayong tulad ni Adan, tutuloy tayong tulad ni Jesus. Nagsimula tayong lupa lang na binigyan ng Espiritu, tutuloy tayong tulad ni Jesus sa Espiritong binigyan naman ng katawan. At ang katawang iyo'y binago pagbangon niya. Yun ang katawang isusuot ng bawat sumusunod kay Jesus. Ganun ang mangyayari sa mga nakay Kristo. Bibigyan ng bagong maluwalhating katawan pagbangon mula sa kamatayan. Kaya dapat mamatay muna ang katawan. Kaya may isa pang mukha, isang magandang mukha ang kamatayan. Palitan ang mga drawing ni kamatayan na nakaitim, may suklob na belong nakakatakot at may hawak na karit. Paano kung bigla ang itsura ngayon ni kamatayan ay si Miss Universe, may nakalagay dito ang sash, kamatayan. O si Mr. Universe, o sino man ang ideal nyo ng ganda. Kasi tinatakot tayo ng kamatayan eh. Ang idinrawing ng simbahan na kamatayan, nakakatakot. Nasa takot mo, dinonate mo lahat. Diba? Talagang tinatakot ka kasi. Pero ang totoo, ang mensahe ng Biblia, hindi nakakatakot ang kamatayan. Bagamat, aminin natin, nakakanerbiyos. No? Na baka ka kasi madagan na ng hagdan, mapisa ng pinto, dali ng hangin at ilapag ka sa dagat Pasipiko. Kaya ang kinakatakot actually natin, yung wahaw eh, yung proseso. Pero yung kamatayan itself is glorious and beautiful. But don't be guilty if you don't want it yet. We were wired by the Creator to love this life, so we will take care of it. So natural, you will take care of it up to the end. Pero kung talagang dulong-dulo na, wala ka nang magawa, isuko mo na, and then wear the glorious body. 50 to 57, my friends, I want you to know that our bodies of flesh and blood will decay. Walang ipinangako hindi yan magde-decay. Huwag kayong maniwala doon sa hindi nag-decay. No? Na buong buo pa, sabi, it will decay. Yung mga hindi nag-decay, baka naman marami lang silang nainom na formalin, no? Nung habang nabubuhay pa sila, kaya hindi tuloy nag-decay. Sabi, our bodies of flesh and blood will decay. This means that they cannot share in God's kingdom, which lasts forever. I will explain a mystery to you. Yan, makinig kayo mabuti. Eh, friend, huwag ka na malikot. Umupo kayo, may sasabihin ako sa inyo. Not every one of us will die. But we will all be changed. It will happen suddenly, quicker than the blink of an eye. At the sound of the last trumpet, the dead will be raised. We will all be changed so that we will never die again. Our dead and decaying bodies will be changed into bodies that won't die and decay. The bodies we now have are weak and can die, but they will be changed into bodies that are eternal. Then the scriptures will come true. Death has lost the battle. Where is its victory? Where is its sting? Sin is what gives death its sting, and the law is the power behind sin. But thank God for letting our Lord Jesus Christ give us victory. Sabi niya, makinig kayo, sabi niya, darating ang panahon, sa isang iglap, sa isang kisap mata, bigla tayong mababago. Goodbye na sa lahat ng mga pagdurusa ng katawang ito. Goodbye na sa lahat ng addiction, sa lahat ng mga umalipin sa katawang ito. Sa ganun, mangyayari yan sa isang kisap mata.
ang binuunang laman at dugo ay hindi maring makibahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi yun pwedeng pumasok. At ang katawang panlupa ay hindi maring magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Matutupad na ang sinabi ng kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasa ano kamatayan ng iyong tagumpay? Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. This is what it means to believe. Na bagamat hindi mo hinahanap ang kamatayan, kung dumarating, welcome din. Meron din siyang angking kagandahan. Ang Diyos na marunong sa lahat, ang nagtakda na mamamatay ang tao dahil nagkasala. At nagkasala ka na, marumi ka na, damaged ka na. What's the point in giving you eternal life? Gusto niyo ba na habuhay kayo habang buhay kung kayo'y bingi, kung kayo'y bulag, kung kayo'y ayaw umandar yung kidney? Ayaw mo rin yan. Kaya salamat. At ibigay ng Diyos yan. Nung nagkasala si Adan at si Eva, pinitas nila yung bawal ng prutas, may isa pang puno, the tree of life, na pag nakain mo yun, di ka na mamamatay kahit kailan. Sabi ni Lord, palayasin ang mga tao sa paraiso, bantayan yung pintuan patungo sa pinto ng puno ng pagkabuhay, dahil baka pumitas sila doon at hindi na sila mamatay kahit kailan. Ang pangit naman na forever ang buhay nila, imperfect. Pagbawalan sila, napitasan yan. Genesis 3:22, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo papayagang mabuhay ng habang panahon sa ganitong uri, ganitong quality ng buhay. Sabi niya, hindi, dapat mamatay siya. At sinob ngayon ng Diyos ang problema, paano ngayon pag namatay siya, bibigyan natin ang buhay na muli. Ang anak ng Diyos ang magbabayad ng kasalanan, tutubos sa lahat ng dapat tubusin, lilinis sa lahat ng dumumi, at siya ang mamamatay para sa ating kamatayan at pagkabuhay niya, hakot, dala, bit-bit niya tayo lahat, pagbangon niya. At nangyari na yon, sabi ni Paul, buhay namin, ibinigay namin para sa katotohanan na yan. Lahat ng mga apostles, ibinigay ang buhay para sa katotohanan na yan. Bakit niyo pagdududahan? At kung gusto niyo pagdudahan, o Aber, ano ngayon ang naghihintay sa inyo? Puro lungkot, puro takot. Dahil paano niyo ililigtas ang sarili niyo? Paano kayo babangon? Heto ang napakalinaw. Ibinigay ni Jesus ang buhay niya at kami man, binibigay ang buhay para sa katotohanan ito. Kaya sabi niya, mahihiya-hiya naman kayo na hindi nyo man lang sinasabi sa iba. Kilabutan kayo na sinosolo nyo lang at wala kayong ginagawa. Samantala ang daming tao na bubuhay sa takot, na bubuhay sa kawalan ng pag-asa, dapat din nilang malaman. Verse 58, my dear friends, stand firm and don't be shaken. Always keep busy working for the Lord. You know that everything you do for Him is worthwhile. Ano ang ending niya? Dahil ang buhay na ito ay magwawakas, dahil meron tayong buhay na walang hanggan, dahil sa pagdurusa at pagliligtas ni Jesus, huwag na kayong matakot pa, manindigan kayo, at lagi niyong atupagin ang gawain ng Diyos. Dahil alam niyo na walang naaaksaya sa lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Lahat yan ay may bunga. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Dahil may buhay na walang hanggan, magpakasipag sa paglilingkod. Bakit? Ba't magpapakasipag? Bilang pasalamat. Pasalamat sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Bilang pagpapahalaga sa darating pangbuhay na walang hanggan. Bilang pag-iimpok din ng kayamanan sa kabilang buhay. Matthew 6:20, store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. Kung baga sinasabi nila, doon kayo mag-impok sa kabila, kung saan kayo hindi na mabubulok pa, doon na kayo forever. The other face of death,
The beautiful face of death reflects its destination, eternal life. Pag nakita nyo ngayon si kamatayan, nakalagay sa kanya mga eternal life. Doon ka dadalhin eh. Transformation of the earthly body into a heavenly one. Rewards like treasures in heaven. And company, the Lord and Holy People. Dumadating ngayon yung kamatayan, ba't ka matatakot? Matakot ka kung wala kang Diyos, kung wala kang pag-asa, wala kang tagapagligtas. Pero meron. Kaya hindi dapat katakutan. 1 Thessalonians 4:17, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Lahat daw ng nangamatay kay Kristo ay babangon, sasalubungin si Jesus sa himpapawid at makakasama na ng anak ng Diyos, ang Panginoon, habang panahon. So stop thinking of and imaging and depicting death only as ugly and scary. Para yan sa mga walang Diyos. Palitan ang image ni kamatayan dahil meron din siyang angking ganda. Sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed of men to die. So befriending death, looking at the other face of death, could be wise and beneficial. Kung makakatagpo nyo siya at hindi pwedeng iwasan, kaibiganin. Makipagpalagayang loob, palitan kasi yung kanyang imahen. The perfect work of the Lord Jesus gave great beauty to death. Pero gusto kong idiin, huwag kayo magpakamatay kahit maganda yun. It's not for us. Huwag kayong makialam sa Diyos. Make good of whatever time you have left in that body, no matter what that body is. Knowing that all things done in the Lord's name will never be in vain. If Jesus died and lived again, and if this would be experienced also by God's people, how bad could death really be? If God ordained death, then like all of His creation, it is beautiful. Philippians 1:23, I am torn between the two. I desire to depart, meaning to die, and be with Christ, which is far better. Sabi ni Paul, nagdadalawang loob ako. Mamamatay na ba ako para sumama kay Kristo? Yun ang mas ibig ko. Pero kaya lang ako nagdadalawang loob, sabi niya, gusto ko pa kayong paglingkuran. Gusto ko pa kayong turuan. Gusto ko pa kayong akayin. So itong pagpapalawig ko ng buhay ko dito sa mundo, sakripisyo, para mapaglingkuran pa kayo, samantalang mas masarap sanang mamatay na at pupunta na ako sa langit. Pupunta na ako sa Diyos. Pero sabi niya, dahil gusto ko pa kayong paglingkuran, sige, dito muna ako. Malinaw kasi kay Paul eh, kung saan siya pupunta. So he say, Lord, thank you for death. Pag namamatayan tayo ng mga mahal sa buhay, lalo't malinaw na malinaw sa ating nasa Panginoon, malungkot ka ng konti dahil namatay, pero huwag mo ipagluksa dahil nagpunta sa Panginoon. Death in God's time, in God's way, can be the most beautiful thing that can happen to fallen man because it's a way of liberation. But as we have said, don't die ahead of time. Kung minsan yung mga tao, buhay lang yung katawan pero wala na ring buhay, buhayin yung espiritu nyo. Hindi lang Maynila ang binubuhay. Buhayin ninyo ang inyong espiritu. Buhayin ang sigla, buhayin ang pag-ibig, buhayin yung ating mga passions, yung ating mga desires that are not ungodly. Live, get a life. Because life is a gift from God, no matter how imperfect it is. Heaven is forever, therefore it can wait. Ang atupagin natin yung buhay natin ngayon, para pag humarap ka sa Diyos, sa roll call, may madala ka naman sa kanyang paanan. Keep yourself busy doing God's work. Enjoy life as a gift, but you don't live only to enjoy. There's a higher purpose to life. Salamat, Panginoon. Salamat po sa buhay at salamat din sa kamatayan. Turuan niyo po kami na habang nabubuhay, mabuhay talaga ng buong buo, todong todo sa abot na aming makakaya. At kung darating ang panahon, haharap namin kami sa inyo, Panginoon, tanggapin namin hindi lang na maluwag sa dibdib, kundi merong pasalamat. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Reviewin din natin kung ano bang ginagawa natin sa buhay. Kasi kahit ayaw natin, dumadaan ang oras, ang araw, ang buwan, ang taon, at
haharap din tayo sa Diyos. Ano ang bibit-bitin nyo na pasalubong sa Panginoon? Pagbulay-bulayan din natin kung ano mga takot natin sa buhay. Takot sa sakit, takot sa kamatayan. Kumisan dahil sa takot natin na yan, nagiging makasarili tayo, nagiging selfish, nagiging depressed. Ayaw ng Panginoon para sa atin yan. If we're going to put the idea of death in its biblical and spiritual perspective, it is not to be feared. And while we are alive, let's tell people that there is hope, there is salvation in Jesus. Magbulay-bulay tayo sa katahimikan at hayaang kausapin pa tayo sumandali ng Espiritu ng ating Ama sa Langit. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang The Other Face of Death. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapis. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito sa November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Mabuhay at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastor Arnold Mendoza. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo, makisaya at maki-fellowship sa Day by Day Melbourne, Australia, every Sunday at 10 a.m. na ginaganap sa 57 Melverton Drive, Hallam, Victoria. At sa ating weekday sambahay or Bible study na ginaganap sa bahay ng mga kapatiran every other Wednesday and Saturday. Please contact Sister Marcel, mobile 0061-434-442-500 or check our Facebook page Day by Day Australia at sa website natin na daybydaymelbourne.org. Halinang ipagdiwang ang Panginoong Jesus. Napakasarap pong pag-usapan at itampok ang mga hiyas ng ating bayan. At ngayon po ang ating itatampok na hiyas ay isang kasabihan. Ang mga kasabihan po ng ating bayan ay talagang tunay na hiyas sapagkat kailangan ng katalinuhan, ng damdamin na malalim at ng bukas na kaisipan upang sa pang-araw-araw na buhay ay makakita ng mga batas ng buhay, generalizations in life na maaaring mai-apply natin sa pang-araw-araw at pangkalahatang mga kalagayan natin. Ang atin pong mga magulang, ang ating mga ninuno ay nakapag-ipon ng mayamang koleksyon ng mga kasabihan. Kasabihan na nagmula sa pang-araw-araw at tunay na mga karanasan. Mga karanasan na nilinis, sinubok at dinalisay ng panahon. At ang atin po ngayong hiyas na itatampok ay ang kasabihan na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit, pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Yan po ay galing sa koleksyon ni Thelma Quintanar at mga kasama sa UP Cultural Dictionary for Filipinos. At kahit naman hindi natin tumabasa doon, ito'y nadidinig natin sa matatanda. Ang maganda nga lamang po ay patuloy natin itong marinig at bigkasin at iparinig sa mga bata, sa mga darating pang henerasyon,
Pag ang atin pong mga kasabihan ay hindi na natin naipasa sa darating na saling lahi, yan po'y mamamatay na lamang. Mawawala na ng paggamit na pang-araw-araw, at kapag nawala yon, lugi po tayo. Napakalaking bahagi ng karunungan ng ating collective experience as a nation ang mawawala kapag ating tinalikuran at hindi ginamit ang mga kasabihan. Alam niyo naman po, maraming mga kabataan, pag nakakarinig niyan, nakokornihan, but it only shows us kung gaano kagrabe ang miseducation at brain damage na nangyayari sa ating bayan. Dahil ang lahat ng mga tama at magaganda at mga dakila ay nakokornihan ang mga young people. At ang kanilang dinadakila ay mga arti-artista, mga singers na wala namang maiturong mabuti. Ang atin pong kasabihan, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Ano po ang mga maari nating mahalaw na mga katuruan dyan? Una, walang taong hindi pwedeng matukso. Hindi mo pwedeng sabihin, ah, yung taong yan matibay, pwedeng iharap talaga yan sa tukso. O yan, naku, laki sa Sunday school. O laki yan sa Biblia, laki yan sa simbahan. Matibay yan. Maging ang pinakamatuwid na tao ay susuko at matatalo ng tukso kung ito ay laging haharap sa tukso at bababad sa tukso. Napakaganda po nung metaphor na ginamit. Babad nga naman man sa tubig ang kahoy at basang-basa, pero kung lagi niyong ilalapit sa apoy at tatagalan niyo ng paglapit doon, yan ay matutuyo, madadarang at magdirikit. Mag-aapoy din yan. Kaya huwag po tayong pakasisiguro. Sabi rin nga sa Bible, ang tao daw na kung kailan sa palagay niya ay napakatibay niya, napakagaling niya, kung kailan sa palagay daw niya ang tao ay hindi matutumba, ay doon mag-ingat sapagkat malapit siya sa pagtumba. Napakahusay po ng pag-observe ng ating mga ninuno sa tunay na buhay at sa kalakaran ng buhay upang masabi na kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Huwag po natin na i-overestimate ang kakayahan ng kapwa natin na manindigan laban sa tukso. Kaya iiwas po natin ang ating sarili, ang ating mga mahal sa buhay, sa mga sitwasyon na maaari silang matukso. Maski gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa kanila at sa kanilang nakaraan, maski gaano pa kalaki ang ating pananampalataya na sila'y magiging matibay, makabubuting iiwas sila o ang ating mga sarili sa tukso. Hiyas ng ating bayan, kasabihang, kahoy na babad sa tubig, sa apoy huwag ilapit. Pag nadarang at nag-init, sa pilitang magdirikit. Oh, 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 oh
Bakit kay haba-haba ng mga pagpapaalam ng mga Pilipino? Kasi nga pa tayo mapagmahal, kaya ayaw natin tinatapos ang mga mabubuting bagay, lalo yung pakikipagmabutihan at pakikipagkapwa. Kaya may goodbye na sa taas ng bahay, may goodbye pa sa may hagdan, hanggang baba, at pwede ka pang ihatid hanggang bus stop o sa parking lot. Because we don't want to end a good thing. Natural sa atin yan. We are a very spiritual people and therefore timeless. Ayaw natin na merong very marked endings, especially ending a good thing. Ibig mo sa akin walang hanggan.
alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Sa iyo kabutihan buhay ay nakanta, pupurin ka magpa aking Diyos, aking Diyos. Yahweh.
pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan. Nadarama't nakikita ang sa inyong pagbuhat. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan. Namumuna, gumagabay sa aking bala ng hapon. Sa pagdatal niyong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasa ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyong buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-anim hanggang ika-pito ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Jesus!